my goodness! Kinikilig na sigaw ni Julia habang nakatutok ang mata sa kanyang cellphone na hindi niya mabitaw-bitawan. Anyari sa'yo, Julia, at bakit bigla ka nalang nagpapalirit dyan? Tanong naman ang kaibigan niyang si Maridel. Ito kasing kausap ko sa dating app ko. Kinikilig pa rin na sambit ni Julia, sabay tingin kay Maridel. Anong meron? Nag-propose na ba sa'yo at wagas kang makairit dyan? Sambit naman ni Maridel sa kaibigan. Grabe ka naman sa propose? Agad-agad, bes? Eh ano palang meron at kilig na kilig ka dyan? Tanong ni Maridel. Inaaya niya akong makipag-meet up sa kanya tonight. Kinikilig na sagot ni Julia. Ayan ka na naman sa blind date mo na yan eh. Kaya hindi ka magka-boyfriend. Alam mo, tatanda kang dalaga sa pinagagagawa mong yan. Sabat naman ang kaibigan nilang si John, aka Joanna sa gabi. Tama ka dyan, Bessie. Hindi tayo magiging ninang kung si Julia ang aasahan natin. Pagsang-ayon naman ni Maridel sa kaibigan. Grabe naman kayo sa akin. Ah, bakit? Hindi ba? Hindi talaga. Ganto na lang. Pahiramin mo na lang ako, best, ng dress mo na pula. Tapos ikaw naman, best, kung napakaganda. No other than but Joanna, make-upan mo ko, please. Pagmamakaawa pa kunwari ni Julia sa mga kaibigan. O sige na nga, basta last na yan ha. Kapag hindi nag-work, stop na sa dating app ha. Gusto kong maging ninang ng anak mo kaya hindi ka pwedeng tumandang dalaga. Napipilitang sambit ni Joanna. Sige, teka lang. Sasabihin ko lang sa kanya na naka-red dress ako. Saad ni Julia at muling tumutok sa kaniyang cellphone. Mga besi, naka-formal attire daw siya. Kinikilig na saad ni Julia sa kaniyang mga kaibigan. O sige na, good luck. Ayusan na kita. Saad ni Joanna sa kaibigan. Agad na naggayak si Julia para makipagkita sa kaniyang ka-blind date. Desidido na ang dalaga na makipagkita sa kaniyang ka-blind date. Lumabas ang tunay na ganda ng dalaga dahil sa ayos at suot niya. Kapag nasilayan ang dalaga, ay hindi mo maiisip na sa squatter lamang ito nakatira. Asa na kaya yun? Tanong ni Julia sa kaniyang sarili habang paikot-ikot ang mata sa loob ng restaurant. OMG! Napaka-pogi pala niya! Sambit ni Julia sa kaniyang isipan habang nakatingin sa isang lalaki. Isang lalaking nakasuot ng itim na coat at white long sleeve na tinernuhan pa ng itim na slacks at itim na sapatos at necktie na kulay asul. Marahan na naglakad si Julia palapit sa binatang tila may hinihintay at alam niyang siya yon. Hi! Bati ni Julia sabay hawi ng kaniyang buhok at todo ang pagpapakyut sa binata. Ako? Tanong ng binata. Oo! Sagot naman ni Julia habang tumatango-tango pa at nakangiti. Hello. Gulat na sagot naman ng binata sa dalaga dahil sa hindi nito inaasahan na may lalapit sa kanya sa pwesto niyang nasa pinakadulo ng restaurant. Julia! Julia Cordova! Yung kausap mo sa dating app? Agad na pakilala ni Julia sa binata habang nagpapakyut at hinahawi-hawi pa ang kanyang buhok at pinagaganda ang ngiti niya at mga mata. James. James Martinez. Have a seat. Naguguluhang pa rin saad naman ni James sa dalaga at saka ito pinaghila ng mauupuan sa kaniyang harapan. Naguguluhan man ay mas pinili ni James na sakyan na lamang ang trip ng dalaga dahil masyado siyang nakukitan dito at sa mga inaasta nito. Umorder na pala ako ng coffee kanina habang wala ka pa. Sambit pa ni James. Tuluyan nang sinakyan ni James ang trip ni Julia. Ah, okay lang. Pasensya ka na pala. Nalita ko. Traffic kasi. Paliwanag ni Julia sa binata. Order na tayo? Tanong ni James. Ah, sige. Waiter. Tawag ni James at saka lumapit sa kanila ang isang waiter. At saka sila nito inabutan ng menu. May napili ka na ba? Tanong ni James kay Julia. James, masyadong mahal pala dito. Don't worry, treat ko. Putol ni James sa sasabihin ni Julia. Ah sige, same na lang ng sayo. Salamat. Saad na lamang ni Julia habang tinatago ang hiyang nadarama. Make it two, thank you. Sabi ni James sa waiter na agad namang nagpasalamat bago tumalima.
Nagkwentuhan ang dalawa. Puro sila tawanan na parabang tila matagal na silang magkakilala. So, ilan kayong magkakapatid, James? Tanong ni Julia. Dalawa kami. Ako at saka yung kuya ko. But kuya is too busy kaya once in a lifetime lang kong umuwiin sa bahay. He lives in America for almost 3 years. Umuwi lang siya sa amin kung minsan, then babalik na agad sa Amerika kinabukasan. Ah, so ikaw pala yung kasama ng mom and dad mo? Actually, yes. But kuya is in our house today. Mamayang 2 a.m. pa ang flight niya pabalik ng Amerika. Ah, now I know. Sad na lamang ni Julia. Teka, ikaw lang nang ikaw nagtatanong dito ah. So now it's my turn. Nakangiting sambit ni James. Okay, ask me now, James Martinez. Sagot ni Julia habang nagpapakyut kay James. Okay, ilan kayong magkakapatid? Panimula ni James. Solo lang ako? Solong anak kaya ngayon? Solo na lang din sa buhay? Malungkot na sad ni Julia. Why? Nasaan ang parents mo? Andun. Sad ni Julia habang nakaturo ang hintuturong daliri sa itaas. Sa bubong? Anong ginagawa nila dyan? Inosenteng sad ni James. Baliw ka talaga? Nandun sila. Dun sa langit. Sa heaven. Tumatawang sambit ni Julia dahil sa sinabi ng binata. Sorry, if you don't mind, bakit pala sila namatay? Tanong ni James. Nag-celebrate kami ng 7th birthday ko noon sa isang resort tapos pauwi na dapat kami nang biglang may nakabanggaan ang kotse namin. Umiiyak lang ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi syempre bata pa ako. Then may nakakita sa amin at tinulungan kami. Kaso wala na. Huli na ang lahat. Si mami at daddy namatay tapos ako lang nakaligtas kaya yun. Kinupkup nila ako. Pamilya sila ng best friend ko ngayon na si Maridel. Paliwanag naman ni Julia. Okay. Di si Maridel at ang pamilya niya ang kasama mo ngayon. Hindi. Maaga din kasing namatay ang magulang ni Maridel. 14 years old pa lang kami nang atakihin sa puso sina tita at tito. Sagot ni Julia. Sorry. Natanong ko pa. Nagkwentuhan pa ang dalawa. Labis na natuwa si James sa inasta ng dalaga. Kung kaya naman ay wala na siyang nagawa kundi ang sakya na lamang ang trip nito. Matapos ang kanilang munting date ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sige James, salamat. Paalam ni Julia. Salamat din. Hatid na kita? Wag na. Salamat na lang. See you next time. Sabi na lamang ni Julia bago nakipagbeso sa binata. Sige. Sagot ni James. Bye! Saad ni Julia at akmang aalis na. Julia? Yes? Pwede ko bang mahingi ang cellphone number mo para, may contact tayo sa isa't isa? Tama. Komunikasyon ba ganun? Nahihiyang sabi ng binata. Sure, eto. Sabi ni Julia sabay abot ng cellphone niya sa binata. Agad namang sinib ni James ang number ni Julia at saka binalik dito ang cellphone nito. Bye, ingat ka. Paalam ni James sa papaalis na dalaga. Umuwi ng masaya si Julia dahil pakiramdam niya ay ito na ang simula ng pagkakaroon niya ng love life. Never pa kasi siyang nakapasok sa isang relasyon dahil sa nais niyang makabingwit ng mayamang lalaki na sa madaling salita ay afam. Hoy babae, anong balita sa lakad mo at tila napakasaya mo yata? Tanong ni Maridel kay Julia pagkapasok nito sa maliit nilang bahay sa squatter area sa ilalim ng tulay. Paano ba naman kasi? Hiningi niya yung number ko. Ayan ka na naman sa pag-asa-asa mong yan ha. Tapos at the end, iiyak ka na naman. Payo ni Maridel. Nako, subukan mo lang umiyak ulit at talagang sasabunutan na kita. Sambit naman ni Joanna sa kaibigan niya. Hindi na ako iiyak, promise. Alam nyo, huwag nyo munang husgahan si James. Iba siya. Ibang-iba siya sa mga nakilala ko noon. Mabait siya. Maalaga. At saka may respeto sa babae. Julia, may nag-text sa'yo. Tunog ng cellphone ni Julia na agad naman niyang dinampot. Good evening, Julia. It's James at the restaurant. Basa ni Julia sa text sa kanya mula sa unknown number. Agad na sinave ni Julia ang number ni James
at saka ito mabilis na nireplyan. Hello, nakauwi na pala ako, James. Thank you for reaching me out. Eat your dinner. Don't skip meal. Text muli ni James na ikinairit naman ni Julia dahil sa labis na kilig. Ikaw kayang sabihin na kumain at huwag na daw mag-skip ng meal. Nakakakilig, no? Sambit naman ni Julia sa kaibigan. Napailing-iling na lamang si Maridel sa inaasta ng kaniyang kaibigan. Thank you sa pagpapaalala. Ikaw din po. Eat well po. Salamat sa time. Kakain lang po ako. Eat well. Kain na din ako. Then sleep na. See you tomorrow lunch at the same place. Text ulit ni James na mas ikinakilig ni Julia. OMG! Inayin niya ulit akong mag-lunch! Hindi na siya pinansin ng kaniyang mga kaibigan dahil sanay na ang mga ito sa dalaga. Sure, see you there. Reply naman ni Julia sa text ni James bago ito tumayo at pumunta sa kusina para magluto ng kakainin nilang tatlo. Matapos nitong magluto ay agad na itong naghain ng pagkain sa kanilang maliit na mesang gawa sa plywood. Maridel! Joanna! Halina kayo! Kakain na tayo! Tawag niya sa mga kaibigan na agad namang lumapit sa kanya. Anong meron at nagluto ka? Tapos ikaw din ang naghain. Tanong ni Joanna sa kaibigan. Basta, bilisan niyo ng kumain at nang makapagligpit na ako ng pinagkainan at pinaglutuan ko. Sagot na lamang ni Julia sa kaibigan. Bes, may sakit yata yan. Hindi ba tulong-tulong tayo sa gawain? Bakit kinain ng kaibigan natin yan? Saad naman ni Maridel na ikinatawa naman nilang lahat. In love kasi. Saad ni Joanna na ikinatawa pa nilang muli. Matapos ang biruan habang kumakain, ay nagligpit na si Julia at saka pumunta sa higaan para matulog. Kinabukasan ay maaga itong gumising at nagluto ng kanilang agahan. Matapos ang agahan, ay muli itong nagpaayos sa kaibigan dahil sa nasabing date nila ni James. Hi James! Kanina ka pa? Sambit ni Julia at saka naupo sa upuang nasa harap ni James. Hello, kadarating ko lang naman din. Order na tayo? Same na lang nang o-orderin mo ang akin. Okay, waiter, 2 orders of my favorite lunch. Saad ni James sa waiter na agad namang inasikaso nito. Madalas ka dito? Tanong ni Julia sa binata. Yes, ito kasi yung pinakamalapit sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Kaya dito ako kumakain kapag lunchtime. Paliwanag naman ni James. Ah, kaya pala. Okay lang ba if yayain kita sa family dinner namin mamaya? Tanong ni James. Family dinner hindi ba? Bakit isasama mo ko? I wanna court you. Saad ni James. Nakakahiya yata. Sambit ni Julia habang nakahawak sa kutsara niya. Sina mom and dad at ako lang naman ang nandun. I wanna court you, Julia. At ayaw ko nang patagalin pang nararamdaman ko sa'yo nang hindi ko nasasabi. Sa totoo lang, unang kita ko palang sa'yo, minahal na kita. Alam ko na sa sarili ko na mahal na kita. So please, let me court you. Dagdag pa ni James kay Julia. The feelings are mutual. Kung ganun pala at nice mo akong isama sa family dinner nyo, edi sasagutin na kita ngayon. Para ipapakilala mo na ako sa family mo as your girlfriend, hindi ba? Sagot naman ni Julia. Sigurado ka? Handa naman akong maghintay kahit gano'ng pakatagal. Saad ni James na medyo nagulat sa sinabi ni Julia. Oo, sinasagot na kita kasi naniniwala ako sa kasabihan na relasyon ang pinapatagal at hindi ang panliligaw. Sagot ni Julia na ikinangiti ni James at agad na tumayo para halikan sa noo ang dalaga. Masaya silang kumain at sobrang kagalakan ang nadarama ni Julia dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng first boyfriend niya. Pangarap niyang magka-boyfriend at mahalin. Kaya't masayang masaya si Julia nang maging sila ni James. Salamat love sa date. Mauna na ako. Ingat ka sa work mo. See you later. Paalam ni Julia sa binata. No, hindi ka na uuwing mag-isa ngayon because I am now your boyfriend. So iyahatid na kita. Sambit ni James na tinanggihan naman ni Julia. Hindi na love, kaya ko naman. I insist, kaya let's go. Okay, pero sana huwag kang magbago oras na malaman mo kung saan ako nakatira ha.
Sad ni Julia. Oo naman, love. Kahit sa squatter ka pa nakatira, wala akong pakialam. Hindi ako magbabago. Love, tama ka. Sa squatter nga ako nakatira. Sambit ni Julia nang tumapat na ang kotse ng binata sa bahay nila. Love, dito na. Guys! Mga bes! Asan kayo? Tawag ni Julia sa kaniyang mga kaibigan. Anong tinatawag-tawag ng inlababo naming kaibigan? Pabirong sad ni Joanna habang palabas ng kwarto na nagulat pa nang makita si James. Bes, si James pala, boyfriend ko. Boyfriend mo na agad? Grabe ha, takot kang maagaw ko kaya sinagot mo na agad? Biro pa ni Joanna. Anong akala mo naman, papayag akong agawin mo? Mukha mo kung maagaw mo ang love ko. Sagot ni Julia. Love, kape ka muna bago ka bumalik sa work mo. Sige love, salamat. By the way, hello sa inyo. Nice to meet you guys. Sad ni James na umupo sa maliit na bangkito. Pasensya ka na love, maliit lang tong bahay namin eh. Mga kaibigan ko pala, ito si John, aka Joanna, at ito naman si Maridel. Matapos uminom ni James ng kape, ay agad na itong nagpaalam sa girlfriend niya at sa mga kaibigan nito. Alis na ako, love. Sige, ingat ka sa pagmamaneho, ha? Yes, love. I love you. Sagot ni James. Guys, mauna na ako. Paalam ni James sa mga kaibigan ni Julia. Bye, Pogi! Sigaw naman ni Joanna, kaya agad itong kinurot sa tagiliran ni Maridel. Sunduin kita later, love. Bye. Love you. Saad pa ni James bago tuluyang umalis. Matapos umalis ng binata ay agad na inusisa si Julia ng mga kaibigan niya. Kayo na agad nun? Di ba kahapon mo lang yung nakilala? Tanong ni Maridel dito. Oo nga, pero hindi ba? Relasyon naman ang pinapatagal, hindi panliligaw. Tsaka, ipapakilala na niya ako sa pamilya niya mamaya. Siguraduhin mo lang na hindi ka lolokohin yan, ha? Kung hindi talagang ako ang makakalaban ng lalaking yan. Wala akong pakialam kung mayaman siya o kahit gwapo pa siya. Sermon ni Maridel sa kaibigan. Don't worry, Bess. Kung lolokohin ako nun, papatayin ko siya. Biro pa ni Julia. Gaga ka talaga. E di magkakakaso ka pa nun. Sira ulo ka talaga, aba. Hay nako, kayo talaga napakaseryoso nyo. Ayusan nyo na lang ako ulit. Dahil may family date kami, ay este, dinner pala mamaya. Sad ni Julia. Hay nako, magalit ka kasi na mag-ayos sa sarili mo para hindi mo na ako tatawagin para magpaayos? Angal ni Joanna. Huwag ka na mainis dyan. Hayaan mo, irereto kita sa mga kaibigan ni James na mga gwapo. Sasabihin ko kay James, hanapan ko ng bebe mo. Talaga? Galak na sad ni Joanna. Oo nga. Sagot ni Julia. Kung ganoon, always na kitang aayusan nang walang reklamo. Iyahatid ka ba niya mamaya pag uwi mo? Nag-aala lang tanong ni Maridel sa kaibigan na ngayon ay nakagayak na at hinihintay na lamang ang boyfriend niyang susundo sa kanya. Hindi ko pa alam eh, pero sure ako na iyahatid ako noon. O sige, kung sakaling hindi ka ihatid, tawagan mo kami para susunduin ka na lang namin, okay? Sad ni Maridel kay Julia. Opo, nay. Biro pa ng dalaga. Gaga, hindi akong nanay mo. Kaibigan mo lamang ako. Natatawang sagot ni Maridel. Ang ganda-ganda mo, bes. Pahabol pa ni Maridel. Salamat, bes. Maganda talaga yan. Ako yata ang nag-ayos sa kanya. Sambit naman ni Joanna na ikinatawa nila. Mga bes, kinakabahan ako. Kaya mo yan, bes. Andito lang kami kahit na ano pang mangyari. Sagot naman ni Joanna at Maridel sa kaibigan na napangiti na lamang sa tuwa at saka sila nagyakapan. Napatigil sila sa pagdadrama nila matapos marinig na may tumigil na sasakyan sa tapat ng munti nilang bahay. Hi guys, sunduin ko lang si Julia. Sambit ni James sa mga kaibigan niya. Let's go, love. Sige, love. Sagot naman ni Julia at saka sila tuluyang sumakay sa kotse at umalis. Habang nasa biyahe sila, ay tahimik lamang si Julia. Napansin ni James ang pananahimik ni Julia kung kaya naman ay agad niya itong kinausap.
Are you okay, love? Oo. Okay lang ako. Hindi na kumbinsi si James sa sagot ng dalaga kung kaya't muli niya itong tinanong. May problema ba, love? Mahinahon at may pag-aalalang tanong ni James. Kasi love, paano kung hindi ako matanggap ng parents mo? Paano kung hindi nila matanggap na isa lang akong mahirap na babae at nakatira sa squatter at high school lang natapos ko? Saad ni Julia na naiiyak na. Agad na niyakap ito ni James. Love, don't worry. Mababait ang parents ko at sigurado akong matatanggap kanila. At saka tandaan mo lang palagi na mahal kita. Kaya ipaglalaban kita kahit ano pang mangyari. Matapos ang eksenang yon, ay agad na silang nakarating sa mansyon ni na James. Magandang gabi po, bati ni Julia sa mga magulang ni James sabay mano sa mga ito. Magandang gabi din naman, iha. Halika, pasok ka. Handa na ang mga pagkain. Saad ng mami ni James. Agad silang nagsimula sa pagkain habang nagkwekwentuhan. Maiba ako, iha. Nakagraduate ka ba ng college? Tanong ng ginang. Hanggang high school lang po ang natapos ko kasi maaga pong namatay ang mga magulang ko at ang umampon sa akin. Magalang na sagot naman ni Julia. Ah, ganun ba? Meron ka bang kapatid? Tanong muli ng mami ng binata. Wala po. Solong anak lang po ako. Kung ganon, saan ka nakatira ngayon? Sa bahay po ng kaibigan kong si Maridel. Doon po kami nakatirang magkakaibigan ni Maridel at Juana. Saang lugar to be exact? Tanong muli ng ginang na ikinatingin ni Julia kay James dahil sa kaba na agad namang tinanguan at nginitian ni James. Sa squatter po. Magalang pa rin sagot ni Julia. Ah, ganun ba? Sige, wala naman akong angal o sa madaling salita hindi naman ako tutol sa pag-iibigan nyo ng anak ko. But I want you to do something. Sambit ng ginang na ikinakaba ni Julia. Baka kasi hindi mo alam, iha. Tagapagmana namin ng kumpanya yang si James. Kaya kung mahal mo talaga siya ay dapat may alam ka din sa business. At nang sa ganun ay matutulungan mo siya pagdating ng araw. Dagdag pa ng daddy ni James. Ano pong ibig niyong sabihin? Nais ka sana naming pag-aralin sa Amerika sa kursong Business Administration, Major in Marketing Management. At nang sa ganun ay matulungan mo ang anak namin sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa oras na ipamana na namin yun sa kanya. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ng ginang. Ayos lang po! Willing po akong gawin ng lahat para mapatunayan ko ang pagmamahal ko kay James, tita. Ayokong tawagin mo akong tita. Please stop calling me tita dahil hindi kita pamangkin. Biglang saad ng mami ni James na ikinagulat nila. Okay po. Sagot na lamang ni Julia dahil sa kabang nadarama. I want you to call me mami iha dahil after mo namang makapag-aral at makagraduate, I'm sure na ikakasal din kayo nitong anak ko. So call me mommy, okay? Said ng mommy ni James na ikinangiti nila. Sige po, mommy. Sagot ni Julia. Matapos nilang kumain, ay agad na nagpaalam sina James at Julia na uuwi na si Julia ngunit pinigilan sila ng mommy niya. Later na iha, just give me 1 hour, okay? May mga ipapakita lang ako sa'yo. Anak, maiwan mo na muna kami at magbabanding muna kami ng soon-to-be daughter-in-law ko. Saad ng mami niya kaya wala silang nagawa kundi ang sundin ito. Anak, tingnan mo to. Picture ni James nung bata pa siya. He loves to take pictures kasi. Kaya ayan oh, ang dami niyang pictures. Paliwanag ng mami ni James habang pinapakita ang mga litrato ng anak sa dalaga. Nag-enjoy sila sa pagtitingin ng mga lumang litrato ng binata kaya naman ay hindi na nila namalayan ang oras. Mom, it's already 7 o'clock in the evening. Kailangan na pong magpahinga ni Julia. Sambit ni James pagkababa nito ng hagdan at lumapit sa girlfriend niya. Grabe anak, masyado naming na-enjoy ang bonding namin to the point na hindi na namin namalayan ang oras. O siya anak, ingat ka sa pag-uwi niyo ha? Sambit ng mama ni James kay Julia. Sige po, mami. Salamat po.
Don't worry, anak. I'll look for a condo that suits for you and for your friends para hindi na kayo mahirapan sa squatter. Sad pa ng ginang kay Julia. Nako, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya sa akin, anak. Remember, mami mo na ako. Sige po. Salamat po, mami. Mauna na po kami. Agad na inhatid ni James ang dalaga sa munting bahay nito. Bye, love. Ingat ka sa pag-uwi. Salamat sa time at pagmamahal mo. Saad ni Julia sabay halik sa labi ni James na ikinagulat pa ng binata. I love you. See you tomorrow. Saad naman ni James sabay halik sa dalaga. Hindi na ismak ang halika nila kundi lumalalim na ito at para na silang mga uhaw sa isa't isa. Sus Mariosep, bakit naman hindi kayo pumasok ng kotse bago niya yan gawin? Gulat na saad ni Maridel matapos maabutan ang ginagawa ng dalawa. Gabi na kasi. Saan ka papupuntang babae ka? Magpapaload sana ako dahil gabi na po ay wala ka pa. Sagot naman ni Maridel sa kaibigan. Sorry na bes, nakalimutan kong mag-text. Okay lang, basta huwag mo nang uulitin. Papasukin mo na yan at nang maituloy niyo ang naputol niyong paghahalikan. Natatawang biro ni Maridel. Hindi na, pauwi na rin ako. Bye love, I love you so much. Saad ni James bago humalik ng smack sa labi ni Julia. I love you more love, ingat ka. Update me when you're home. Sambit naman ni Julia bago gumante ng halik sa binata. Hindi na nila pinatagal pa ang paghahalikan nila dahil nandoon na ang mga kaibigan ni Julia. Agad na umuwi si James sa kanilang mansyon. Hoy, sarap ka naman. Ginabi ka na ha. Saad ni Joanna sa kanya. Gaga, kiss lang talaga. Napakakwela pala ng mami ni James. Ang dami niyang pinakitang pictures ni James. Sana lang wag kang lokohin yan kundi talagang gigirahin namin yan. Saad ni Maridel. Mga bes, mag-aaral na ulit ako. Ha? Seryoso ka ba? Oo, sa Amerika. Pag-aaralin daw ako ng mami ni James tapos bibigyan niya raw ako ng kondo na kasya tayong tatlo para daw hindi na tayo mahirapan dito sa squatter area. Sambit ni Julia na ikinagulat ng kaniyang mga kaibigan. Masaya kami para sa'yo, bes. Basta walang limutan ha at saka mag-iingat ka dun sa Amerika. Oo, bes. Mag-iingat ako at saka hindi ko kayo kakalimutan, no? Kahit anong mangyari. Napaiyak na din si Julia at saka sila nagyakapang magkakaibigan. Naghiwa-hiwalay lang sila ng yakapan nang marinig nilang tunog ng cellphone ni Julia. Hudyat na may nag-text. For sure, bebe loves mo yan. Sad ni Joanna kay Julia. Oo, tama ka. Siya nga. Nakangiting sambit naman ni Julia. I'm home, love. Sleep ka na. I'm sleepy na din. Can't wait to see you again. Good night, my love. I love you. Sabi ni James sa text. Good night din. And I love you too. Agad namang reply ni Julia bago magiyang matulog. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Nakalipat ng magkakaibigan sa bagong kondo na ibinigay kay Julia. Kalapit lamang ito ng kondo ni James kung kaya naman ay palagi na silang nagkikitang dalawa. Tuwing umaga ay ipinagluluto ni Julia si James ng agahan at kung gabi naman ay sabay silang kumakain ng dinner, naluto din ni Julia. Love, pinabibigay pala ni mami sa'yo. Saad ni James sabay abot ng envelope kay Julia. Ano daw to? Enrolled ka na daw sa Amerika. At saka next week daw ay aalis ka na dahil mag-start na daw ang klase mo. Don't worry love, always akong tatawag at saka never akong maghahanap ng iba dun. Kaya dapat huwag mo din akong ipagpapalit dito sa Pilipinas ha? Kahit pa may magpakit sa'yo. Yes love, never akong hahanap ng iba dahil ikaw lang sapat na. You're the star that I can't lose. Sulitin na lang natin ang 1 week ko pang stay dito sa Pinas, okay? In-enjoy talaga ng dalawa ang 1 week na stay ni Julia sa Pinas dahil pumunta sila sa iba't ibang pasyalan. Hanggang sa sumapit na ang oras at araw ng flight ni Julia. Mami na ni James ang namili at naghanda ng maleta ni Julia. Kung kaya naman ay hindi na ito mag-isipan ng dapat niyang dalahin sa flight. Bes, may Facebook ka naman kaya huwag mong kakalimutang tumawag sa amin palagi ha? Mamimiss ka namin. Ingat ka doon.
sa ad ng mga kaibigan ni Julia. Oo mga bes, mag-iingat ako at tatawagan ko kayo. Ingat din kayo palagi ha? Mamimiss ko kayo. Anak, good luck sa pag-aaral mo doon ha? Sambit naman ang mami ni James kay Julia. Opo mami, salamat po. Mom, huwag na lang kaya siyang umalis. Anak, she needs to go. Babalik ako love, promise. Sagot ni Julia bago sila maghalik ang dalawa. Si Julia na ang bumitaw sa kanilang halik dahil malilate na ito sa flight niya. Matapos ang mahabang flight ni Julia, ay may sumalubong na sa kaniyang sasakyan patungo sa bahay na tutuluyan niya. Pagbaba pa lamang niya ng kotse, ay agad na siyang pinagbuksan ng mga bodyguards niya at kinuha naman ng mga katulong ang kaniyang mga gamit. Nagugulat man, ay masaya siya sa buhay niya ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa sa mga oras na yon. Agad na tinawagan ni Julia ang boyfriend niya pagkapasok niya sa kaniyang kwarto. Hello, love. Andito na ako sa mansyon niyo. Ang ganda dito, love. Tingnan mo yung kwarto ko. Napakalaki. Grabe, love. Mas malaki pa to sa condo namin. Love, huwag ka nang malungkot, ha? Palagi naman kitang tatawagan at saka para naman to sa future natin, love. Masaya ngunit may bahid ng lungkot na sambit ni Julia. Mag-iingat ka dyan, love, ha? Mamimiss kita. Mamimiss ko yung luto mo. Mamimiss ko nakasabay kang kumain. Umiiyak na saad ni James. Alam ko na love, ipagluluto pa rin kita kahit na nandito ako. Sambit ni Julia. Paano naman yun love? Nagtatakang saad ni James. Susundin mo lang ang sasabihin ko tapos iisipin mo na ako ang nagluluto. Saad ni Julia, tsaka itinuro kay James ang proseso ng pagluluto habang siya ay nasa kusina din at nagluluto ng ulam kagaya ng kay James. We're done, love! Tara, kain na tayo! Saad ni Julia at saka sila sabay na kumain. Naging ganoon ang buhay nilang dalawa sa tuwing umaga at sa gabi. Sabay silang nagluluto ng iba't ibang potahe at sabay din silang kumakain kung kaya't hindi na nila namalayan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Nasa ikatlong taon na si Julia kung kaya naman ay abala na siya sa paggawa ng thesis. Bilang isang supportive boyfriend ay tinutulungan naman ni James ang dalaga kung kaya't mas napapadali ang mga gawain nito. Marami nang natutunan si Julia sa pag-aaral niya sa Amerika. Magaling na din siya sa Ingles, na dati ay English Carabao lang kung tawagin niya ang pag-iinglis niya. Love, graduation ko na sa isang araw. Malapit na akong makauwi dyan. Sad ni Julia habang kausap ang boyfriend niyang si James. Sa isang araw, love, 50th year anniversary natin yun, hindi ba? Pupuntahan kita dyan. Dapat nandyan ako sa graduation mo. Masayang sambit ni James. Oo nga, love. Grabe, no? 5 taon na tayo tapos gagraduate na rin ako sa wakas. Naiiyak na sambit ni Julia. Love, huwag ka nang umiyak. Malapit naman na tayong magkitang muli kaya smile na, please. Sad ni James kay Julia. Sorry naman. Masaya lang ako kasi akala ko dati, hindi ko kakayanin. Pero dahil sa tulong mo, love, nakaya ko. Love, pinaghirapan mo yan. Sinuportahan lamang kita. Kaya pag uwi mo dito sa Pinas, we will celebrate your success. Sagot ni James sa dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na ang araw ng graduation ni Julia. Katulad ng pinangako ni James ay nagpunta nga ito kasama ang mami niya. Nakaupo ang tatlo sa pinakang unahan. Silang tatlo lamang ang magkakatabi doon. Anak, bakit dito tayo nakaupo? Hindi ba dapat A ang surname ang nasa unahan? Hindi ka ba nag-practice, anak? Nagtatakang tanong ni Agnes, ang mami ni James. Mami, unang-una po nag-practice po ako. Pangalawa po, alam ko po na dito ako talaga nakaupo. And lastly, relax ka lang po, Mami Agnes. Sagot ni Julia. Love, bakit sa unahan ka? Cordoba ka, hindi ba? Wala bang A at saka B na surname? Tanong naman ni James sa girlfriend nito. Just relax, love. Sagot lang ni Julia. Now, we will proceed for the words of wisdom
that will be given by our summa cum laude that came from the Philippines. No other than but Miss Julia Cordova. Let's give her a round of applause. Said ng MC na ikinagulat ni na Agnes at James. Napakahaba ng mensaheng binanggit ni Julia ngunit hindi na iyon naintindihan ng mag-ina. Dahil sa tuwang nadarama dahil sa pagiging summa cum laude ni Julia. Mami, ayos lang po ba kapag nakauwi na po tayo sa Pinas tsaka na lang tayo mag-celebrate? Para kasama po natin si Daddy at ang mga kaibigan ko po at kaibigan ni James. Okay anak, sagot na lamang ni Agnes. Agad na bumaba si Julia at dire-diretsyong pumasok ng mansyon sa pagnanais na makapagpahinga na agad dahil sa pagod. Nang biglang, "Congratulations!" Sigaw ng mga katulong nila at bodyguards pero mas nagulat si Julia nang masagi ng mata niya ang mga kaibigan na sina Juana at Maridel. OMG! Nandito kayo! Thank you mga best at pinuntahan niyo ako. Hindi ko in-expect na pupunta kayo dito. Said ni Julia sabay yakap sa mga kaibigan. Happy anniversary, love. Sambit ni James na ikinalingon naman ni Julia. For you, love. Said ni James sabay abot ng bouquet ng pulang rosas. Happy anniversary din, love. Salamat sa paghihintay. I love you so much. Said ni Julia. I love you more, love. Said ni James sabay halik sa dalaga. Hep, hep, hep. Later na, love. Ang daming tao, oh. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin sa kiss. Natatawang sambit ni Julia. Namiss ko lips mo eh. Bulong naman ni James kay Julia. Sutil ka talaga. Bulong din ni Julia bago lumayo kay James. Matapos ang munting kasiyahan nila, ay agad na silang naggayak para bumalik ng Pilipinas. Ready na ba ang lahat? Ikaw anak, ready na ba ang muleta mo, iha? Tanong ni Agnes kay Julia. Ah, yes po mami. I'm ready na po. Matapos ang mahabang oras ng flight nila gamit ang private plane, ay agad na sumakay si Julia sa kotse ni James dahil yon ang nais ng binata. Masyado kasing na-miss ni James ang girlfriend niya. Love, pwede bang dito ka na lang muna matulog sa kondo ko? Nagmamakaawang sambit ni James. Love, ikaw talaga, napakapasaway mo. Sa kabila lang naman ng kondo namin ah. Sad ni Julia. I know love, but please, dito ka na matulog. Promise magbibehave ako. Sambit pa ni James. Oh sige, basta behave ka lang ha. Yes love, don't worry. Kapag kasal na tayo, tsaka kita papagurin at pahihirapang maglakad. Natatawang biro ni James. Ah, ganun pala ha? Sige, payag ako. Basta ba kapag kasal na tayo, ikaw magluluto at maglalaba. Tapos ikaw din ang maglilinis ng bahay. Tumatawang sambit ni Julia. Payag ako. Basta, you're my breakfast, lunch and dinner. Mapangakit na sambit ni James. Grabe ka naman? Anong akala mo sa akin? Hindi na papagod? Joke lang. Baka naman, nang babae ka nang wala ako ha? Tapos malalaman ko na lang na may biglang pupunta dito at sasabihin na may anak na kayo. Sinasabi ko sa'yo, pagbubuhol-buhulin ko kayo kasama ng mga kaibigan mo. Love, never akong nagloko sa'yo. At never din akong magloloko. Sa takot ko lang sa'yo, ewan ko na. Takot kaya ako sa maladragona kong girlfriend. Natatawang sad ni James na ikinainis ni Julia. Dragona pala ha? Sige, matulog ka dyan mag-isa. Sad ni Julia tsaka tumayo. Akmang lalakad na ito nang bigla siyang hawakan ni James sa kaniyang palapulsuhan kaya ang ending, napadapa siya sa binata. Ano ba, James? Joke lang, love. Binibiro lang naman kita. Subukan mo pang ulitin. Makikita mo. Sad ni Julia. I love you so much, my beautiful girlfriend. My soon-to-be wife. Sabi ni James, tsaka binigyan ng smack na halik ang dalaga. Natulog ang magkasintahan na magkatabi at magkayakap nang biglang magising si Julia kung kaya't naisipan niyang burahin na ang dating app account niya na dahilan kaya nakilala niya si James. Agad niyang inopen ang account niya at nagulat siya nang mapatingin sa mensahe mula sa dati niyang kausap na sa madaling sabi ay si James. Hey, I waited for almost 3 hours,
Bakit hindi mo ako sinipot? Tanong ng kausap niya sa dating app. Anong hindi sinipot? Kung hindi ko siya sinipot, sino tong nakadate ko noon na boyfriend ko na ngayon? Tanong ni Julia sa sarili, sabay basa muli sa iba pang mensahe. I hope na makipagkita ka sa akin pero hindi mo ako sinipot. I'm still hoping na magkikita tayo. Isang taon na ang lumipas pero every January 13, bumabalik ako sa napagkasunduan nating lugar. Dahil umaasa akong sisipotin mo na ako. Hi again. It's been 4 years at hindi ka na nagparamdam. Sana makita na kita next time na pumunta ako sa restaurant. Hello. It's the 5th year ng paghihintay ko sa'yo. Isang taon na lang at titigil na ako sa paghihintay sa'yo. Kasi baka may asawa ka na o anak ka na. O baka kasintahan pero sana kahit makita man lang kita o makilala. Pangako, hindi na kita kukulitin at gagambalain pa. Patuloy na binasa ni Julie ang lahat ng mensahe na natanggap niya mula sa dapat ay kadate niya. Gulong-gulo si Julia dahil sa mga nabasa niya. Hindi niya maisip kung bakit nagawa ng boyfriend niyang magsinungaling sa kanya. Iniisip niya kung sino kaya ang lalaking dapat sana ay katagpo niya ng araw na yon. Dahil sa mga nabasa ay hindi na muna binura ni Julia ang account niya dahil nais muna niyang maliwanagan. Pilitin man niyang bumalik sa pagtulog ay hindi na niya magawang matulog muli. Agad na bumangon si Julia pagsapit ng alas 4 ng umaga para may pagluto ang boyfriend niya. Matapos may paghanda ang kasintahan ng agahan ay agad siyang pumunta sa kondo niya at doon na nagpatuloy ng kaniyang pagtulog. Oh, ang aga mo namang umuwi. Alam ba ni James na nandito ka na? Bungad ni Maridel kay Julia. Bes, nagsinungaling siya sa akin. Umiiyak na sambit ni Julia sa kaibigan. What do you mean? May babae ba? Nag-cheat ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Maridel, sabay lapit kay Julia at niyakap ito. No, he didn't cheat on me. Nagsinungaling lang siya sa akin. Sagot ni Julia. What do you mean? Hindi ba? May katagpo ako dapat noon? And I thought na si James yun. But mali ako. I opened my account kanina kasi bala ko nang i-delete. Pero nakabasa ko ng maraming messages from the guy na dapat ay katagpo ko. He is asking me kung bakit hindi ko siya sinipot. And worst, he's still waiting to meet me. Kung ganon, sino yun? Paano nangyari na siyang nakadate mo noon? Naguguluhang ding tanong ni Maridel. Yun nga ang iniisip ko, Bes. Bakit niya kaya naisip na magsinungaling sa akin? Alam mo, Bes, much better kung sabihin mo sa kanya para naman alam niya, di ba? At saka para naman makapagpaliwanag din siya. Oo, Bes, tama ka. Muling bumalik sa pagluluto si Maridel habang natutulog naman si Julia. Makalipas ang halos isang oras, ay nakatapos na din sa pagluluto si Maridel. Naghahain na siya sa kanilang mesa, nang biglang may mag-doorbell kung kaya naman ay agad na pinuntahan niyo ni Maridel at pinagbuksan. Oh, ikaw pala James. May kailangan ka? Nandyan ba si Julia? Ah, oo, tuloy ka. Nandito sa kwarto niya. Natutulog. Pinuyat mo yata eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang yan nawala sa tabi ko eh. Masaya lang naman kaming nagkukwentuhan kagabi. Tapos pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Pagsusumbong naman ni James sa kaibigan ni Julia. Alam niyo kung may problema kayo, pag-usapan niyo yan para hindi na lumaki pa. Payo naman ni Maridel. Sige, puntahan ko na muna siya at kakausapin ko muna. Salamat. Sagot ni James bago pumasok sa kwarto ni Julia na hindi naman nakalak. Good morning, love. Bati ni James sabay halik sa noo ng dalaga. James, bakit? Sad ni Julia at saka naupo sa kaniyang kama. Anong bakit, love? James, bakit? Kailan pa? At paano mo nagawa sa akin yun? Sambit ni Julia habang nagpipigil ng luha. Love, hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Anong nagawa kong mali? Sabihin mo sa akin para alam ko at nang makapagpaliwanag ako sa'yo. Kalmadong sad ni James kahit labis na itong naguguluhan dahil sa mga sinasabi at inaasta ng kasintahan.
Hindi mo maintindihan? Pwes ako din. Hindi ko din maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mong magsinungaling sa akin. Alam mo ba na hindi ikaw ang dapat nakatagpo ko noon? Sinadya mo bang paniwalain ako na ikaw yung nasa dating app kahit na hindi naman talaga? Sinadya mo ba? Bakit? James, bakit mo nagawa sa akin yun? 5 years, James. 5 years mo akong pinagmukhang tanga. Love, magpapaliwanag ako. Nung time na yun, nagulat ako sa ginagawa mong pagpapakuit sa akin. Nakita na ako sa'yo, kaya imbis na mapahiya ka ay sinakyan ko na lang yung trip mo. Tapos the whole night ikaw ang laman ng isip ko. Kaya nga niligawan agad kita. And eventually, sinagot mo na ako agad. Kaya hindi ko na nagawang aminin yun sa'yo. Dahil natatakot akong iwanan mo ko at makipaghiwalay ka sa akin. So please, sorry na. Ayoko lang namang masira yung relasyon natin kaya hindi ko na inamin. Baka may tinatago ka pa ha? Sabihin mo na ngayon. Walang emosyong saad ni Julia. Wala na love. Yun lang. Sige. Patatawarin na kita. Basta wag na wag mo na akong pagsisinungalingan at pagmumukhaing tanga. Okay? Yes love. Promise. One more thing. Mahihilingin sana ako sa'yo. Ano yun love? Kahit ano love. Basta wag ka lang makikipaghiwalay sa akin. Gusto ko siyang pagbigyan dahil ako naman ang may kasalanan at syempre, ikaw kasi, nagsinungaling ka. Ilang taon na siyang umaasa na makita at makilala ako. Pagbibigyan ko lang para naman matahimik na siya. At ako din. At matahimik na dahil nakukonsensya ako sa nangyari. Sige love, paig ako. Basta kasama mo ko. At sasabihin mo sa kanya o natin sa kanya ang lahat. At paano humantong sa ganito. Then after ng meet up ay buburahin mo na ang account mo. Okay ba yon? Nagkaayos ang magkasintahan at sabay na silang lumabas ng kwarto para mag-agahan ng sabay. Lumipas ang mga buwan at naging abala ang magkasintahan sa pagtutulungan sa pagpapatakbo ng kumpanya ni na James. Magmula nang dumating si Julia sa Pilipinas ay mas tumaas ang sales ng kumpanya nila. Tunay na maraming natutunan ang dalaga sa pag-aaral niya sa Amerika na ina-apply naman niya sa pagpapatakbo nila ng kumpanya ni na James, na kilalang kilala na ngayon sa buong Pilipinas at mas marami na din ang kanilang tauhan dahil sa papalagong kumpanya. Ang kilalang kumpanya ng paggawa ng cellphone sa buong Pilipinas. Sariling tatakang cellphone nila na hango sa pangalan ng magkapatid na James at Homier na tinawag nilang Jamie M. Phone na sikat na sa Pilipinas. Salamat iha dahil kahit magkasintahan pa lamang kayo nitong anak namin ay tinutulungan mo na siya sa kumpanya. At hindi lang basta tulong ha, nagawa mo pang pasikatin ang kumpanya at nakilala ang sariling brand ng cellphone ng mga anak ko. Mami, wala po yun. Actually, maliit na bagay lang po yun kumpara sa mga tinulong niyo sa akin. Don't mention it, iha. It's my pleasure to tell to everyone that I have you as my daughter-in-law soon. So, kailan niyo babalak magpakasal ni James? Excited na akong magkaroon ng apo. Galak na sambit ng ginang. Mami, hindi pa naman po namin niya napag-uusapan ni James. Hindi pa po siya nagpo-propose sa akin. Alangan naman po na akong mag-propose sa kanya, hindi ba, Mami? Ay nako, napakabagal talaga nito ni James. Manang-mana sa kuya niya, kaya until now wala pa rin asawa. Don't worry, Mami. Kapag po umabot kami ng 7 years tapos hindi pa rin siya nagpo-propose sa akin, ako na po ang magpo-propose sa kanya. Natatawang sambit naman ni Julia kay Agnes. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Julia habang si James naman ay nagpaalam dito na merong business meeting sa Baguio kung kaya't hindi siya nito matutulungan sa araw na yon. Lingid sa kalaman ng dalaga ay may inihandang sorpresa si James para sa kanya sa kanilang 6th year anniversary. Habang nasa trabaho sa opisina ay tinawagan ni Maridel si Julia. Eksaktong 8:00 ng tawagan niya ito dahil nag-overtime ito sa dami ng kanilang gawain. Habang si James naman ay nagpaalam dito na may meeting sa Baguio. Bes, pwede mo ba kaming puntahan ngayon na? Bungad ni Maridel pagkasagot ni Julia sa tawag niya. Saan? At bakit? Isasend ko sa iyong address. Lasing na lasing kasi ang jowa ko. O sige,
Send mo ang address sa akin. Saad ni Julia sa kaibigan. Sige, sige. Ingat ka pag mamaneho, ha? Oo, sige. Mag-iingat ako. Agad silang nagpunta sa likod ng salitang happy anniversary matapos isend kay Julia ang address dahil malapit lang naman ang inarkilan nilang resort sa opisinang pinagtatrabahuhan ng dalaga. Nasa na kaya yun sila? Tama naman tong address pero bakit parang wala namang tao dito? Tanong ni Julia sa sarili nang biglang bumukas ang ilaw sa harapan niya. Happy anniversary, love? Basa niya sa letrang inilawan at saka nagsalita sa likod niya si James. For you, love. Happy anniversary. And I love you. Sambit nito, sabay bigay ng bouquet of roses. Happy anniversary din, love. Bakit ka nandito? Akala ko ba nasa Baguio ka? At saka akala ko lasing yung boyfriend ni Maridel. Kaya ako pumunta dito para tulungan siya. Palusot lang yun, love, para papuntahin ka dito. Tara, papicture tayo. Saad nito, tsaka iniharap si Julia sa happy anniversary na may ilaw. Ngunit laking gulat ng dalaga matapos makita ang mga taong nakatalikod at may print sa mga likod ng mga letra na bumubuo ng salitang "Will you marry me, my love?" Matapos basahin ni Julia, ay agad na siyang humarap kay James na nakaluhod na. Love, we met with unexpected time. Naalala ko pa noon na nagpapakyut ka sa akin dahil sa pag-aakala mong ako yung kausap mo sa dating app mo. Tapos ako namang siloko-loko. Sinakyan ko ang trip mo. Nagkunwari ako na ako nga ang kausap mo kahit hindi naman talaga. Naging tayo sa napakabilis na panahon. And suddenly, after 5 years of our relationship, nalaman mo na nagsinungaling ako sa'yo. Galit na galit ka pa nga sa akin noon, love. Inaway mo ko ng todo pero hinayaan mo naman akong magpaliwanag. And then, nakipagkita tayo sa lalaking nasa likod ng dating app na yun. Nakakatawa lang na kuya ko pa palang kausap mo. Kaya ayun, si kuya ang na-meet natin pero dahil mahal naman natin ang isa't isa. Tapos ngayon, mukhang in love na din si kuya kaya sure akong hindi ka na niya aagawin sa akin. Love, matagal ko na itong plinano. Matagal ko na itong pinag-isipan, love. I wanna spend my life with you. I want to build a family with you. So love, will you marry me? Tanong ni James habang hawak ang diamond ring. Love, tama ka. We met in unexpected time. Biruin mo ba naman yung pagsakay mo sa trip ko pa ang naging dahilan kaya naging girlfriend mo ko? Tapos ngayon nagpo-propose ka na sa akin. Akala mo ba'y pakakawalan pa kita? Anong akala mo sa akin? Hahayaan ka pang mawala sa buhay ko? Pwes, hinding-hindi. Hinding-hindi ako papayag na maagaw ka pa sa akin ng iba. You're my first boyfriend and I also want you to be my last. Kaya love, it's always a big yes. Oo na oo, love. Papakasal ako sa'yo. Mahabang sagot ni Julia kung kaya't agad na isinuot ni James ang singsing sa daliri ng dalaga. Matapos ang pagsuot ni James ng singsing kay Julia, ay agad na nagsipalakpakan ang mga tao sa paligid nila. Agad din silang nagyakap dalawa at binuhat pa ni James si Julia sa sobrang saya. Congratulations, Bess! Sigaw naman ni Maridel sa kaibigan habang katabi ang kapatid ni James na si Homer at magkahawak kamay pa. Congrats, Bess! Hanapan mo din ako ng bebe! Sigaw naman ni Joanna. Good job, anak! Iha, hindi mo na kailangan pang mag-propose. Sa wakas, magkakaapo na ako soon. Sigaw naman ang Mami Agnes nila na nagtatatalon pa sa tuwa. Mami, engage na kami! Sigaw ni Julia sa sobrang tuwa habang nakatingin sa Mami Agnes nila. Bago pa makaimik muli si Julia, ay agad na siyang siniil ng halik ni James dahil sa labis na kagalakang nadarama ng binata. I love you, my future wife. Saad ni James. I love you always, my future husband. Saad naman ni Julia bago siya muling siilin ng halik ni James. At isang masigabong palakpakan nga ang kanilang narinig mula sa mga tao sa kanilang paligid. Wakas!
Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Siren Radio at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.